Hi guys! Welcome back po uli sa ating channel. At sa video na ito, ipapakita ko po sa inyo yung mga iba't ibang dungeons na meron dito sa Ababel Online. At yung mga reward na makakuha natin doon, mga reward box. Ako nga pala si Richard, at kung bago ka po sa channel natin, ako po ay nag-upload ng mga videos patungkol sa Ababel Online. Mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos natin. So guys, nandito ngayon tayo sa dungeon. Bago natin simulan yung video, mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa lahat ng mga to. So ayan guys, tuloy na natin yung video natin. Isa-isahin natin yung mga dungeons na meron dito sa Ababel Online. So guys, unang-una dito sa Zenith Clash. So kailangan nyo rito ng 30 DP. Tapos kailangan nyo ng Zenith Ticket para makapasok ka dito. Tapos battle points kailangan 50,000. Pwede ka mag-single dito. Ayan, pwede ka mag-create ng single, pwede yung guild, multi, Zenith. Mga reward po rito sa Zenith, makakakuha ka po ng mga gold coin. At ipapapalit mo po rito, ayan, mga Zenith gold coin, silver coin, yan. Ayan, dyan nyo po siya ipapapalit, so may mga reward siya dyan. Ayan, pwede nyo ipapalit dyan para makuha nyo yung mga league ticket, yung emblem, mga hourglass. Pag sa gold, pwede kayo mag-rainbow. Yan, mga equipment, accessory, expansion, slot. Yan. Pwede nyo siya ipapalit gamit yung gold coin natin na makukuha natin sa Zenith. So, itong rainbow shining star. So, yan, 200% sa EXP, JXP, drop rate for 3 hours. Tapos, ito, yung mga ganyan. So, nandito naman lahat. Yan. Kapag may gold coin kayo galing Zenith, so dito nyo po ipapapalit yon. So mga dungeon ticket yon. Tapos meron din dito sa multi rush. Yan. Sa multi rush, kailangan ditong BP. So yan. 50 DP, may bawas siyang DP. Yan. Tapos yan, suited BP. 50k tas 35k, pwede yan. So, mga reward dito hindi nakalagay. So ang mga reward kasi dyan, mga dinadrop din sa normal floor, tapos yung mga expert crystal dyan din na nakukuha. Yung expert crystal kasi ginagamit yon pag ups ng gears, lalo 10 star na pataas pag gusto nyo siya 11 star. So expert crystal na need dito yung nakukuha. Tapos punta tayo rito sa defense line reward. Defense line reward, parang ganun din sa isa. Makakakuha ka rin doon ng mga reward na kunyari bronze, silver, tsaka gold na pwede mong papalit. Sa gold, pwede ka magpapalit ng away crystal, crescent ring, sa ayan, mga ganyan. Sa silver, pwedeng papalit mo sa gold medal. Sa bronze medal, pwede mo siyang ipapalit sa silver. So, para makagbuo ka ng gold, so ipapapalit-palit mo lang siya. So, dito yan, sa defense line. So, lagi siyang may free na tatlong beses pag magde-defense line ka. So, yun. Tapos, dito naman tayo sa dungeon. So, sa stone dungeon, pwede kang solo. So, meron siya mga nakoconsume na DP 100. Ayan. Kailangan na BP rito is 55. Ayan, okay. Pag solo nyo. Sa, ang makukuha nyo dito, mga stone dungeon box. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung mga nakukuha dyan sa stone dungeon box. Orb dungeon solo, ganun din. Ayan, 55
BP yung kailangan dito, 100 DP yung makukonsume, tapos consume items, wala naman. So yun, ang makukuha mo rito, orb dungeon box. So mamaya papakita ko sa inyo rin yung mga box na makukuha dyan, yung anong meron sa loob ng dungeon box na yan. So mamaya. So resist dungeon box, ganun din. Ayan. Consume DP, 100 DP yung kailangan. So consume items, none. Ayan. So mamaya ang reward dito, resist dungeon box. So papakita ko na rin sa inyo mamaya yung reward sa resist dungeon box. Equipment dungeon solo socio. Sa equipment dungeon solo, ang reward din dito, equipment dungeon box. So mamaya papakita ko rin sa inyo kung ano yung meron doon. So ang kailangan lang naman dito is 100 DP kung gusto mong mag solo. 100 DP yung bawas nyan, and then consume items, none. And sa treasure of colors, syempre yan, mga ganito yung makukuha, mga furnitures yan, pwede nyong gamitin dun sa room nyo. Yan, stone dungeon nobis. So sa stone dungeon nobis, yung kailangan mo rito ng kasama, mas marami yung drop dito kasi pag may kasama ka. Kaya nga lang, parehas lang din to dun sa ano, sa stone dungeon solo, kaya lang mas maraming drop dito kasi may mga kasama ka rito. Tapos 100 DP rin yung bawas niya sa pinyo. Tapos meron niya siyang makokonsume na item sa inyo, dungeon ticket. Dungeon ticket na yan, libre yan araw-araw pag natatapos niyo yung defeat points niyo. Okay. Ang minimum DP rito, battle points, is 40,000. So reward list, stone dungeon box, mamaya ipapakita ko po sa inyo. Stone advance. Ito naman mga stone dungeon advance, same lang din siya ng stone dungeon solo, stone dungeon nobis, kaya lang mas maraming drop dito. Mas malalakas naman yung monster dito. Tapos ang minimum na battle points para makapasok ka rito at lumitaw sa menu mo sa screen is 70,000 battle points. So kailangan din dito ng dungeon tickets o tapos stone dungeon box din yung reward dito. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga laman. Orb dungeon nobis. So kailangan dito ng 100 DP tapos dungeon ticket. Kailangan mo na rin dito ng kaparty para matapos nyo. Medyo mahirap dito kasi kailangan halo-halo yung mga class nyo doon sa loob. Tapos ang minimum battle points dito 40,000. Tapos orb dungeon box, yan yung reward nyan. So mamaya papakita natin. Orb dungeon advance, 70,000 yung minimum na BP, 100 DP yung kailangan para makapasok ka rito. Tapos may dungeon ticket na rin na bawas, kailangan pagpapasok ka. So ganun din yung reward, orb dungeon box, mamaya ipapakita natin. Sa resist dungeon, ganun din, advance, 70,000 din minimum, 100 DP yung mababawas sa'yo, tapos dungeon ticket kailangan nyo. Reward, resist dungeon box, mamaya ipapakita natin. Equipment dungeon advance, so yan, parang ganun din yung kanina, dungeon box din yung kailangan, ticket. Dungeon ticket ang kailangan para makapasok ka, tapos ang reward dungeon box. So papakita natin mamaya. Ang minimum 70,000 battle points. Multi advance. So rito kailangan 70,000 yung battle points mo para makapasok ka. Ang multi dungeon advance, ang mga reward dito ay ito. Sa lahat ng mga dungeons na solo-solo kanina, dito sa multi-advance, makukuha mo lahat ng box na yon sa isang dungeon lang. Kaya lang, ang kailangan dito is multi-dungeon ticket. Na ang multi-dungeon ticket, binibili po siya paid gems para makakuha ka ng ganyang ticket. So, mas tipid din siya sa DP kasi ang DP na kailangan niya is 5 lang. Makakarami ka ng run at hindi consume, hindi masyadong magasto sa DP. Kaya nga lang, paid gems ang kailangan para makabili ka ng dungeon ticket. Suited BP rito, 100,000. Pero ang minimum, 70,000. Multi dungeon solo.
Sa multi-dungeon solo, 5 DP rin mababawas. Multi-dungeon ticket ang kailangan para makapasok. So, paid gems din siya. 55 battle points ang minimum para makapasok ka. So, ang reward, ganun din. Lahat ng box na makukuha mo sa solo-solo na dungeon, o sa stone dungeon, sa orb dungeon, nandito na lahat sa multi-dungeon. So, yan. Advent. So, sa advent, guys, ang minimum 35,000. Okay. Ayan. 35,000 ang minimum pag sa advent. Suited BP, 50,000. So, consume items, wala naman. 100 DP lang ang mababawas sa inyo. Tapos, yung mga reward dyan, nandito na lahat. Dito. Ayan. Ayan, mga crystal, panggawa ng avatar, nandito. Mga ibu gouge, nandito. Ayan, mga orb, nandito rin. Ayan, so mga pet, nandito rin. So, tingnan nyo na lang sa reward list. Tapos, advent, guild advent. 45 battle points yung minimum para makapasok ka ng guild advent. Mas madaming drop dito kasi guild advent to compared dun sa normal advent. Suited BP, 70,000. 50 people pwedeng pumasok dito. Unlike dun sa normal advent, 6 people lang pwedeng pumasok. So, consume item, nan naman. DP na magagamit, 100 DP. So, ang reward dito, yan. Katulad din dun sa normal, mas maraming chance nga lang ng drop. Kasi mas maraming kalaban dito. So, yun. Triple advent dungeon. So, rito sa triple advent dungeon, 500 DP yung kailangan natin para makapasok tayo. Minimum na battle points, 40,000. So, yan. Suited BP, 60,000. Reward list. Siyempre, dito sa triple advent, hindi ko pa siya natatry actually. Kaya lang, sigurado mas marami ditong madadrop na items. Siyempre, kasi mas mataas yung DP na kailangan para makapasok ka. Siguro, mas marami ditong drops. Hindi ko pa siya natatry din talaga. So, puntahan natin yung mga reward box na makukuha nga dun sa mga dungeons na nabanggit ko kanina. So, yun guys, tingnan natin yung mga reward dun sa mga dungeons na sinabi ko kanina. So, sa stone dungeon, ito yung reward. Stone dungeon box. So, show detail lang natin. So, ito yung makukuha. Mga away crystal piece, crystal codora, amber codora. Yan, so, random kasing lalabas to guys pag nag-open ka ng box. So, away crystal, ayan. Ripstone, nandito na rin. Ayan. So, ayan. Oh, lahat ng mga pang-upgrade na gears na kinakailangan sa karakter natin nandito sa stone dungeon box. Orb dungeon box, pagka nag-open tayo, ito yung mga makukuha natin. So, mga orb siya. Ayan. King's Player, ayan. Mga growth orb yan, mga cool time orb, yan yung mahalaga. Enchant time orb, attack speed orb. Ayan. Yan yung mga mahalaga sa orb dungeon box. So, equipment dungeon box, dito yung maganda rin. Makakuha tayo rito ng mga Mebius gears. Yan, dito makakuha yung mga Mebius gears na 15 star, 14 star, yan. And dyan. So, yan yung mga mahalaga na makukuha natin dito sa equipment dungeon box. So, sa resist dungeon box, yan. Ito yung mga makukuha natin sa resist dungeon box na galing doon sa resist dungeon. So yan makukuha natin, mga pang resist na mailalagay natin sa resist case. Yan. Tapos yung mga orb dito, pwede nyong ipang upgrade kapag nakakuha kayo ng growth orb galing doon sa growth sa orb dungeon box. So yan guys, sa lahat ng dungeons na yan, makukuha mo yan dun sa multi dungeon, stone dungeon, orb dungeon, equipment dungeon, resist dungeon. Lahat yan makukuha mo nyo po dito sa dungeons dito. Magagamit nyo para mapataas yung battle points nyo, ma-enhance yung gears nyo, ma-upgrade. So, yun lang guys sa araw na ito.
Kung may natutunan po kayo sa video na to, share nyo po sa iba, i-like nyo, mag-subscribe na kayo, at hit nyo na yung notification bell. Share nyo rin sa iba to para matulungan din sila sa karakter nila. Maraming salamat po sa panonood.